It's been a month, buhat na makabalik sila mula sa Japan. Everything was running smoothly between him and Bea. They even made love many times in the hotel suite. Ang buong akala ni Andrew ay okay na sila ni Bea, na bumalik na ang dating babaeng nakilala at nakasama niya sa yate 3 buwan ang nakaraan. But he was wrong. All the happiness and rejoice he felt were suddenly vanished paglapag nila pabalik sa Pilipinas. Bea is here to leave them alone at wag na siya magpapakita sa magtiyahin kailanman. She even thanked him for everything. Kabilang pa ba sa pagpapasalamat nito ang pag-angkin niya rito ng paulit-ulit? Damn that the woman for using him at paglaruan ang damdamin niya. And damn him too. Dahil sa kabila niyon ay mahal na mahal pa rin niya ang dalaga. Batid niyang mahal din siya ni Bea. Dahil nararamdaman niya lalo na sa tuwing inaangkin niya ito. Pero ano ang bumapagabag dito? Nakahanda naman siya panagutan at pakasalan ito. Pero bakit pilit pa rin siyang nilalayuan ni Bea? Ano ba ang kulang sa kanya? He could give her everything in the world. But why Bea keep on resisting him? For heaven's sake, nahampas ni Andrew ang manibela na sasakyan sa prostration. Pagkatapos ay nilamos ang sariling mga palad sa mukha. Pinaglaruan ba siya ng dalaga? Hindi ba talaga siya nito mahal? Buhat doon ay pinagkakasya na lamang niya ang sarili na tanawin mula sa malayo ang magtiyahin sa loob ng 1 buwan. Natatanaw ngunit hindi nalalapitan. Mahawakan, mayakap at mahalikan. That's more than a torture for him to deal with every time na pupuntahan niya ito. Katulad ngayon, kararating lang niya galing business trip pero dumiretso niya siya kaagad sa tirahan na magtiyahin parang makita ang mga ito kahit tanaw lamang niya ito sa malayo. Hindi lamang niya pinaparada ang sasakyan sa tapat ng bahay nito para hindi siya makita ni Bea. Iho, I'm glad you're back. How's your trip to Dubai? Nakangiting tanong ng kanyang ina nang makita siya nitong paakyat ng hagdan. Hay ma, matamlay na bati niya sa ina. Lumakad siya palapit sa ginang sa may living room. Everything went well, mama, sabi niya at saka naupo sa mahabang supa. Ipinikit ang mata at hinilod ang sariling sentido. May bumabagabag ba sa'yo, iho? Mahabang buntong hininga ang pinakawala niya. Iminulat niya ang mga mata at ang nag-aalalang mukha ng ginang ang sumalubong sa kanya. I'm good, ma. Stop worrying about me, okay? Pagod lang siguro ako, sabi niya. Hanggat maaari ay ayaw niya mag-alala ang ina. Why are you doing this with this picture, ma? Tanong niya sa ina nang mapansin ang dalang old albums na nakalapag sa mesa. Wala naman anak, naaalala ko lang ang kabataan niyo ng mga kapatid mo. Nakangiting sagot nito. Her son, look at this picture of yours. Hindi ba kamukha mo si Sian? How strange. Don't you think he really looked like you when you were at his age? Kinuha niya ang larawan mula sa ina. Saka tinitigan iyon ng mabuti. Tama ang mama niya. Kung hindi lamang luma ang larawang hawak-hawak niya, ay iisipin ang sino mang makakakita na si Sian ang nasa larawan. Where are you going to bring Sian here, iho? Miss na namin ang papa mo. Ang batang iyon, dagdag pa ng ginang. Hindi pa kasi niya nababanggit sa ina na ayaw na siyang makita ni Bea. Hindi ka pa nagkaroon ng kaugnayan sa ina ni Sian, anak. Maya-mayang tanong sa kanya ng ina. Nilingon niya ang ina. Pagkatapos ay muling pinikit ni Andrew ang mga mata. He recalled the picture frame that he saw Sian's room. Si Bea at ang kapatid nito ang nasa larawan. Nung una niya iyong nakita, ay naalala niya ang magandang babaeng nakilala niya noon sa bar. 5 years ang nakaraan, pero okupado ni Sian ang isip niya, kaya hindi niya binigyan ng pansin ang tungkol doon. But now that his mom is reminding him kung gaano kalaki ang pagkakahawig nilang dalawa ni Sian, it was his cousin Troy, Bertie, and he was with their other friends at the bar. At that time,
We could meet beautiful woman in a red dress. The woman was miserable state and so he approached her. Andrew Villacorte ang pagpapakilala niya at nilahad ang kamay. Irene Salvador, do you mind? Not at all, sagot nito at pinaunlakan ang kagustuhan niyang maupo sa tabi ng stool. Broken, he asked. Tinungga muna niya ang laman ng kopeta bago siya nito sinagot. Ang sakit, nanubig ang magkabilang sulok ng mga mata nito. That time he knew that she was in pain. Well, I guess we have the same sentiment, sabi nito. She was burdened in the pain. Lasing rin ito kaya napagkwento sa kanya. Ayon pa rito, her longtime boyfriend is getting married and he broke up with her labis itong nasaktan. Nahabag siya sa babae kaya sa halip na pinigilan ito sa pag-inom ay sinabayan niya ito. Nagkataon din kasing nagkakalabuan sila ni Eunice, ang dati niyang kasintahan. Let's cheers to that. They consoled themselves through drinking alcohol non-stop hanggang sa humantong sila sa isang hotel at nagising na kinaumagahan na wala na mga anong saplot sa katawan. The woman did blame him for what had happened between them. Umalis ito ng hotel room with pride and dignity that he admired most. He knew that he was the first man na umangkin dito. Patunay ang pulang likidong lumahid sa puting kobre ng kama since they at hindi niya ito muling nakita. Ilang beses siya nagpabalik-balik sa bar na iyon kung saan sila una nagkakilala pero nabigo lamang siya. Si Sian, hindi kaya anak niya ito? Kay Irene, he did use protection that time at maaring nabuntis niya ito? Oh God, bigla ang pananalasa na matinding kaba sa dibdib niya. Kaya ba ganun ang loob niya sa bata? Kahit nung una na pagkikita pa lang nila, lukso ng dugo ba ang tawag doon? Son, are you alright? Ang ginang ang nababahala. Yes ma, I have to go, sabi nito. Kinuha ang telepono sa bulsa at sunod niyang ginawa ay umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Pagkatapos ay may tinawagan. He have to sure kung tama ang hinala niya. And if it's true, no one can stop him, not even the woman he loved the most. Nangihina at muling napaupo sa swivel chair si Bea nang makaramdam muli ng pag-ikot ng paningin. Tatlong araw nang masama ang pakiramdam niya. Nagiging madalas din ang pagkahilo niya at nakakaramdam din siya ng pagkainis at pagduduwal tuwing umaga. Naroon na ang hinala sa utak niya na maari nagdadalang tao siya. Mahigit isang buwan na kasi siyang hindi nagkakaroon ng buwang dalaw. Pero gusto pa rin niyang makasiguro. Inabot niya ang bag at may kinuha buhat tuon ang pregnancy test na binili niya sa malapit na pharmacy bago pumasok sa opisina. Sinipat niya ang kamay ng orasan sa kanyang braso. It was 8:30 in the morning and pregnancy test recommended to take early in the morning because first morning urine, the pregnancy hormone, but she could wait for another morning. Isa pa ay 2 pregnancy test ang binili niya para muli niyang ulitin bukas to make it sure. Sinikap niyang tumayo upang gumamit ng banyo. Oh God, napahawak siya sa dinding nang makita ang 2 linyang nakaguhit sa pregnancy test na hawak-hawak niya. Tama nga ang kutob niya. Buntis siya. Nagdadalang tao siya at si Andrew ang ama. Hindi niya maipaliwanag ang sayang na darama niya sa mga sandaling iyon. Hinimas niya ang sariling tiyan. Saka napangiti, dinadala niya sa sinapupunan ang bunga ng pagmamahala nila ni Andrew. At ilang buwan na lang mula ngayon ay makikita at mahahawakan, mayayakap at mahaga niya ang anak nila. Subalit napawi ang kaligayahan sa puso niya at isipan kung paano niya sasabihin kay Andrew ang tungkol sa pagbubuntis niya. Tinapos niya ang lahat sa kanila. Pagbalik nila ng Pilipinas, isang buwan na ang nakalipas. And God knows how much she missed him so badly. Walang araw at gabi na hindi niya ito naiisip. Maraming beses na rin siyang naaakit na tawagan ang lalaki at sabihin na rito ang buong katotohanan, pero pinangungunahan siya ng takot at pangamba
na baka kamuhian siya nito at mawala sa kanya si Sian. Sa estado niya ngayon sa buhay ay baka hindi niya kayanin palakihin ang dalawang bata kung sakali. Oo, may trabaho siya at malaki ang sahod, pero lumalaki naman ang mga gastusin nila. Paano niya ngayon masusuportahan ang dalawang bata? Paano kung masalan ang pagbubuntis niya at kailangan niyang pumerme sa bahay? Mawawalan siya ng hanap buhay. Paano ang pag-aaral ni Sian? Nalilitong sinubsob niya ang mukha sa mga palad at doon nag-iiyak. Ayaw niyang isilang ang magiging anak niya na walang kikilalaning ama. Sapat na ang sakit na natatamo niya sa tuwing maghahanap ng ama si Sian. Sa tuwing nagtatanong ito tungkol sa tatay nito na sinasabi niyang nasa Middle East at nagtatrabaho. At noong nakilala nito si Andrew ay lalo itong naging bibo. Halos araw-araw din itong nagtatanong sa daddy Andrew nito. Awang-awa siya sa bata, pero wala siyang lakas ng loob na magtapat. Isa pa'y natitiyak na yung galit pa rin sa kanya ang binata dahil sa buhat ng magbalik sila ay hindi na siya nito nakuhang dalawin. Hindi tumatawag o kahit mag-text man lang sa kanya. Hindi ba sila mahalaga rito? Hindi na ba siya importante sa buhay ni Andrew? Tumahimik siyang napahugulgul sa loob ng banyo sa isiping hindi na siya mahal ni Andrew at kasalanan niya ang lahat dahil makasarili siya. Tumingla siya sa kisame upang tumigil sa pag-iyak nang maramdaman niyang may mga empleyadang pumasok. Nanakit ang lalamunan niya sa pagpigil sa huwag muling maiyak na maramdamang lumabas na ang mga katrabaho ay doon pa lamang siya lumabas ng cubicle. Naghilamo siya ng mukha upang hindi ganun malata na galing siya sa pag-iyak. Saka lumabas ng toilet room at dire-diretsyong pumasok sa opisina niya. Pero sadyang mababaw yata ang luha niya sa araw na iyon at naiyak na naman siya. Iyon ang nabungaran ni Dexter pagpasok nito. "What's wrong, my dear?" Nag-aalalang tanong nito na mabilis lang na lumapit sa kanya. "Wala akong natatandaang pinalayas kita sa kumpanya ko. Can't afford to lose such a talented and clever senior manager and beautiful BFF of mine." Pabirong sabi nito pero nasa tinig ang pag-aalala. "I'm pregnant." Nauutal niya ang pag-amin. "What? Eh anong iniiyak-iyak mo riyan?" Naisubsob muli niya ang palad sa mukha. Kaagad naman siyang niyakap ni Dexter. "Tahan na, normal iyan, may mattress ka, Sisi," he said in his consoling ear. "How I wish na may uterus din ako kahit ilang babies pa ang isilang ko." Natawan naman siya habang lumuluha sa pinagsasabi ng kaibigan. "So, it's Andrew?" Nahihiyang tumango siya. Hinilan ni Dexter ang isang upuan sa harap ng desk. Saka naupo ito sa tabi niya. Pagkatapos ay ginagap ang kamay niya at kinlong sa mga palad. "My dear, take my advice once and for all. Tell him the truth. Magkakaanak na kayo? At magkakaroon na ng kapatid si Sian? Maaatin mo bang palakihin ang bata na walang kikilalaning ama? Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo, Bea. Move on and face your fear. You love him and believe that Andrew love you too." Hindi magawang magsalita ni Bea sa labis na paghihirap ng kalooban niya, pero nakapagdesisyon na siya at buo na ang pasya niya. Ipagtatapat niya ang katotohanan kay Andrew. Nagpaalam siya kay Dexter bilang boss niya at matalik na kaibigan na maaga siyang uuwi. At balak niya na tawagan si Andrew at magpakita rito para maipagtapat niya sa binata ang buong katotohanan. But she was surprised nang madatnan niya sa bahay niya ang lalaki. Naroon ang pagnanais na takbuhin niya ito ng yakap at ikulong ang sariling katawan niya sa malapad na dibdib ni Andrew at sa matipuno nitong mga bisig. Alam ng Panginoon kung gaano niya ito namimiss. God knows kung gaano niya ito pinananabikang katulad ng dati. Pero ano itong galit na nakikita niyang binubuga ng mga mata ni Andrew? Andrew places both hands inside her pocket, trying to restrain his temper. He missed the woman so much. Bea did tell him truth about Sian.
Isang linggo na buhat ng paimbestigahan niya ng lihim ang bata at ang pagpapa-DNA test niya kay Sian. The result was 99% accurate and positive that Sian is his son. And this beautiful woman did ever bother to tell him the truth, as he even asked him to stay away from them. Ang hindi niya tiyak ay kung bakit nasa hotel si Bea bago niya ito magtagpo ang palutang lutang. And if she came there to talk him and claim the rights for his nephew, bakit hindi nito iyon nabanggit na magbalik ang alaala nito? Andrew, napaatras siya nang magsimula itong magpalakad palapit sa kanya. Tatawagan kita, she screamed and faint na nakitang madilim na anyo ni Andrew. Naramdaman niya ang paglapat ng likod nito sa pinto. Wala na siyang maatrasan. Damn you, asik niya Andrew kasabay ng paghimas na kamao nito sa dingding. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Andrew. Why, Bea? Why? Natatangis ang mga bagang na tanong nito. Halata ang pagpigil sa sarili. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Sumipa ang matinding kaba sa dibdib niya, kasabay ng takot na kumukulob doon. Alam na ba nito ang totoo? Hindi ko alam ang nais mong tukuyin. She chose to deny that fact. For God's sake, you know what I am talking about. Bakit hindi mo pinagtapat sa akin ang totoo? Napahilamos ito sa sariling mga palad. Abot-abot ang pagpigil sa sarili. Sasabihin ko naman sa'yo ang totoo. Eh kaya lang ano? You choose not to. And you fucking ask me to stay away from my son. My own son. May diin ang huling katagang binigkas. Nasa tinig nito ang matinding pagdaramdam. Hindi lang kung sino ang involved dito. Napatiimbagang at kuyum si Andrew ng kamao. Nagsisikip ang dibdib niya at nanunubig ang magkabilang kilid ng mga mata niya. Kung ganon ay alam na ni Andrew ang totoo. I'm sorry, napahikbi siya. I'm sorry, Andrew. I was so scared. Natatakot ako na baka ilayo mo sa akin ang bata kapag nalaman mo ang totoo. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin, Bea? Inisip mo magagawa kong ilayo sa'yo ang bata? Ganun ba? Bea still does trust him. Naikuyom niya ang mga kamay. You are being selfish. Hindi makapaniwalang sabi ng binata na naghihirap na kalooban. Andrew, please. Hindi ko kayang mawala sa akin si Sian. Tuluyan ang naglandas ang pagpigil ng likido sa sulok ng mga mata niya. Nakaramdam ng guilt si Andrew. Ang galit sa mukha ay naglaho. Hindi niya kayang makitang umiiyak ang babaeng mahal na mahal niya. Pero hindi niya maikaila ang hininakit at sama ng loob niya rito. Babalik ako bukas. Dadalhin ko sa bahay ang bata sa ayaw at gusto mo. Autoridad na, nasabi nito bago mawala sa harapan niya. Nangihinang napaupo siya sa sopa, saka doon napahagulgol. How do you like your new room? Si Andrew na binaba ang anak. Hindi mapawi ang mga ngiti sa mga labi. Wow, sabi ng bata na tumakbo sa loob ng silid. Inisa-isang hawakan at suriin ang mga laro ang naroon. Nagugustuhan mo ba, son? Opo, daddy. Gusto ko po lahat. Thank you po, daddy. Tumakbo sa gawin niya si Sian, saka yumakap sa kanya ng mahigpit. Humiwalay siya sa pagkakayakap sa bata. Sa iyo lahat yan. And I promise, ibibili ka pa ni daddy ng mas maraming laruan. Talaga po, daddy? Nangingislap ang mga mata nito. But I have no more than enough here in my room, daddy. Andrew struggled at ginulo ang buhok ng anak. Hindi pa yan sapat kumpara sa mga pagkukulang ko sa iyo, son. Sabi nito sa nahihirapang tinig. Indeed, these toys are not enough for his absence sa loob ng maraming taon. Hindi niya man nakita kung anong itsura ng anak niya noong isilang ito ni Irene. And God, he was even, there's a race, his own son. For heaven's sake, pumasok sa kamalayan niya ang imahe ni Bea. Bakit hindi sinabi ni Bea ang totoo sa aking anak? The agreed register his eyes once more. This time, hindi niya hayaang lumaki si Sian without him by his side. Never. Daddy, how about mommy?
Why did she not come with us? I want her to see my toys. Ang lola mo ay nagawa ng cookies. Ang kanyang ama ang sumalo ng isasagot sa bata. Nasa likod lamang siya niya, ang mga magulang na katulad niya ay hindi pa rin lubos na makapaniwala. I'm sure you like it, my grandson. Ang kanyang ina naman na sinadyang pumasok sa loob ng silid. Talaga po, lola? Gusto ko po ng cookies. Mommy bakes a lot for me too. Sumiglang muli ang boses nito. Humawak sa kamay ng ginang, saka lumabas ng silid. Thanks pa, thanks ma, he said sa mahinang sabi nito. Ngumiti lamang ang kanyang ina bilang pagtugon. Katulad niya ay masayang masaya rin ito. His parents helped me to renovate the room for Sian. Nang malaman niya ang totoo, he rapidly hired an interior design to design his son na naayos sa gusto ni Sian. That was the same day when he got the DNA result. He even asked him, the secretary, to buy all these toys at ipa-deliver sa mansion. It was all happened in just 24 hours overtime. Marami siyang pera, kaya walang imposible. And a day after tomorrow, he threw a welcome party for his son. You must have to talk to her again, iho. Alamin mo ang dahilan, sabi ng kanyang ama, as he fat his shoulder bago ito nawala sa harapan niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Indeed, he missed her so much. At kanina nang sunduin niya si Sian, God knows how much he wanted to take her in arms and hug to his tight, to console her and tell her to stop crying. But his ego and anger consumed him. Sa halip na gawin niya ang nasa isip, ay sinabi pa niya sa abogado na lang niya ito makikipag-usap. How much he was hurt her that way. But she did hurt him to me. From the very beginning, right? But Iwat Daya really wants to tell him the truth. When she was in hotel, bago niya ito matagpuan, nagtatanong pa rin sa isip niya kung bakit ito inilihim ni Beya. O halimbawa nung nasa Japan sila, bakit pa rin hindi nito nagawang sabihin? Naguguluhang lumabas siya ng silid ni Sian kasaka sumunod ang mga ito. But only to find him surprised when he saw his girlfriend, Eunice, talking to his son. Napakunot ang noo niya. What the hell is the woman doing here? His mother sent him a warning look not to make scene in front of Sian. And he understood his mom. Make and commotion was the last thing in his mind. Masyado na siyang maraming iniisip. Marahil ay napansin na ng babae ang presensya niya. Kaya agad itong lumingon sa gawin niya. Eunice smiled at him and ran to hug him. I miss you so much, darling. I'm sorry for leaving, but I'm back now and I won't leave again. Sabi nito at namang hahalikan siya sa mga labi. Pero hindi nito iyon nagawa dahil hinawakan nito ang braso ng babae at hinila ito sa kabilang panig ng mansyon. What are you doing, Eunice? Kinalas ni Andrew ang kamay sa pagkakahawak dito. It's not obvious. I came here for you, darling. I realize that I can't be happy with you in my life. Inimas-himas nito ang nasaktang braso. His mouth curved in an ironic smile. Wow! Do you even talking about Eunice? You left me at sumama ka sa lalaking iyon. You broke up with him because I don't love him the way I love you. Please, paniwalaan mo ako, Andrew. Tumigil ka na, Eunice. Andrew, darling, please, nakikiusap ako. Give another chance, she cried. Damn it, nangingit-ngit ang kalooban ni Andrew. Stop acting, Eunice. I'm not buying it. No, no, I can't good mother for your son, Andrew. I promise you that. Please, leave me now. I'm begging you, darling. I still love you, Andrew. Yumakap ito na mahigpit at nag-iiyak sa dibdib niya. Mahal na mahal pa rin kita, dagdag ni Eunice sa pamamagitan ng pagigbi. Eunice, stop it. There's nothing on us anymore. I am back, Andrew. I want to make up with you. Please forgive me a chance, darling. Halos pahugulgol na pakiusap nito. Kumawala siya sa pagkakayakap ng babae. Why, Eunice? Nagsawa ka na rin ba sa lalaking iyon?
Kaya bumalik ka na sa akin ngayon? O baka naman hindi na niya kayang sustantuhan ang luho mo? Saglit na natahimik ang babae sa sinabi niyang iyon. He know how materialistic this woman. He gave everything for her. Lahat ng luho nito ay binibigay niya. Only to find out that she was cheating on him with packing friend. Masyado siyang nabulag sa pagmamahal niya rito. But this was before. Hindi na siya muling magpapakagago. In how, in the hell, she know about his son. That's not true. I'm here because I love you. Naging mailap ang mga mata nito. Leave please. No, Andrew, please. Nakikiusap ako. Pupunan ko ang mga pagkukulang ko sa'yo. Magbabago ako para sa'yo, darling, please. Humahagulhol nitong muling at yumakap sa kanya. Daddy, why is she crying? Mula sa likod niya ay sumulpot si Sian. Hindi malaman ni Andrew ang isasagot sa anak. Sad lang si Tita Eunice. Nakagawa kasi ako ng kasalanan sa daddy mo. Si Eunice na kaagad na sumagot na humalay ito sa pagkakayakap kay Andrew. My daddy will forgive you, Tita Eunice. Don't cry. Mommy told me once to forgive someone who does bad things for me. You're so sweet and cute. Hindi naman maiwasan ni Andrew na huwag maisip si Bea ng mga sandaling iyon. She really raised his son. So, well, kahit wala pa siya sa piling ni Sian, lumaki itong mabait. Tita Eunice is leaving now, son. Please go back to granny. Nagbabanta ang titig na pinukol niya sa babae. Kaagad namang tumalima ang bata na tumakbo pabalik sa lola nito. I said leave, mariing wika niya na akmang papalapit at hahawakan siya muli ni Eunice. Marahil ay nagulantang ang babae. Kaya mabilis itong tumalikod at lumabas ng mansyon. Andrew grew deep sight at napahilamo sa sariling palad. Ate, hindi ka pa po kumakain mula kaninang umaga. Tawag ni Jana pero hindi niya ito pinansin. Patuloy lamang siya sa paghikbi. Ipagluluto kita ng hapunan, ate. Nasa labas nga pa rin pala ang driver na pinadala ni Kuya Andrew. Dagdag pa nito at doon lamang niya ito nilingon. Tumawag lang kasi ang lalaki upang sabihing ipasusundo nito ang yaya ng bata. Wala siyang magawa kundi ang sumunod. Ito naman talaga ang may karapatan sa pamangkin niya. Niyakap niya ng mahigpit ang dalagita. Iyakap mo ako ng mahigpit kay Sian, ha? Pakisabi na rin na mahal ko siya. Sabi niya sa nahihirapang tinig. Oo, ate, makakaasa ka. At kapag gising na si Sian pagdating ko roon, ay tatawagan kita kaagad para magkausap kayo. Maraming salamat. Pilit ang ngiting na mutawis sa mga labi. Umalis ka na. Baka hinihintay ka na ng pamangkin ko. Sige, ate, aalis na ako. Pero huwag mong kalimutan kumain, ha? Makakasamayan sa kalusugan mo. Tumayo siya bilang pagtugon. Hinatid niya ito hanggang sa labas ng pinto. At nang maisara niya iyon, ay binuhos niya ang lahat-lahat ng sama ng loob niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Isang araw pa lang wala sa piling niya ang pamangkin, ay labis-labis na ang pangulila niya. Idagdag na rin ang pagbubuntis niya. Masaya siya sa kaalamang dinadala niya sa sinapupunan ang anak ni Andrew. Their first baby, pero mukhang isisilang niya ang anak niya na wala sa piling ng ama nito. Nag-iisa lamang siya ngayon sa bahay niya, malungkot at umiiyak. Kasalanan naman kasi niya ang lahat. Nakatitiyak din siyang galit na galit pa rin ngayon sa kanya si Andrew. Kung malalaman nito ang tungkol sa pagtatangka niya sa buhay nito, oh God, how despicable person she was. Again, she cried in prostration. The guilt consumed her whole being once again.